you, teacher, and to all the viewers of this video. We are a group of four, namely Fritz Jean Bakiran, Charlene Binarao, Jesse Soriano, and yours truly, Christine Jane Zuagan. We are taking up Bachelor of Elementary Education at Sabel State University, Cabagan, and we are still reaping our third-year college life in our chosen track. So this demo teaching video is a requirement of one of our core subject, which is EEDSPEC 321, Teaching Social Studies in Elementary Grades, Culture, and Basic Geography under the supervision of Professor Joseph S. Lava. So before we start our demo teaching, let me show to you our lesson plan. Please allow Fritz Jean Bakiran to start our demo teaching. Magandang umaga mga bata! Tayo ay tumayo at tayo ay manalangin. Amen! Maraming salamat! Bago kayo umupo mga bata, pakisuyong pakidampot ang mga kalat sa inyong upuan at sa ilalim ng mesa. Mahusay! Maraming salamat! Ngayon mga bata, naalala niyo pa ba yung ating classroom rules? Okay, ano na naman yun? Kung gustong magsalita, itaas ang kamay. Pangalawa, bawal ang nakikipagkwentuhan sa katabi. Pangatlo, makinig kapag ang guro ay nagsasalita. At ang pang-apat ay huwag magkalat. Okay, malinaw pa ba tayo dun mga bata? Okay, mahusay kung ganun mga bata. Ngayon mga bata, tignan natin kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong araw. Okay? May lumiban ba sa klase ngayong araw mga bata? Mahusay at ako'y nagagalak at lahat kayo ay nandito ngayon sa ating klase. Ngayon mga bata, tayo ay magbalik-aral. Ano ang pinag-aralan natin? Okay, sige, Christine. Tama! Direksyon! Ano na naman ang pangunahing direksyon? Frenzy! Tama! Ito ay Timog, Silangan, Kanluran, at Hilaga! Tama! Napakahusay mga bata! Ngayon mga bata, bago natin umpisahan ang formal nating pag-aaral, ako ay mayroon dito hanap salita. Mayroon akong hanap salita dito mga bata. Ang gagawin ninyo ay ipapangkat ko kayo sa anim na grupo at magkaroon ng walong miyembro. Okay, tayo po ay magbilang. Ipalagay na natin na nakagrupo ng mga bata. Ngayon kayo ay tumayo at maglinya. Ang gagawin nyo is hahanapin nyo yung mga salita dito habang patutugtugin natin ang kantang Piliin Mo ang Pilipinas habang sumasayaw papunta dito sa harapan. Maliwanag ba mga bata? Okay. Unang grupo dito, pangalawang grupo, pangatlo, pang-apat, pang-lima at pang-anim na grupo. Okay. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, patugtugin na natin ang kanta at atin nang simulan ang ating hanap salita. Okay, wag lang paunahan class ah. Okay, sige, umpisa na natin. Patugtugin na po natin.
sitwasyon. Nakita ko kanina na kayo ay nag-e-enjoy sa pagsasayaw. At nasagutan nyo ang hanap salita. Ano yung nahanap natin dito? Anong nahanap ng unang pangkat? Wow, karagatan. Ang pangalawang pangkat naman? Talampas. Ang pangatlo? Dagat. Pang-apat? Kipot. Pang-lima? Bundok. At ang panghuli ay ang kanim na pangkat. Ano yung nahanap nyo? Okay, ilog. Ngayon, bigyan natin ang ating mga sarili ng Donisha Club. Alam nyo ba ang Donisha Club? Okay, ganito yung class. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Nakuha? Uli. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, maraming salamat, class. Okay, mga bata. Para sa aktibidad na ating ginawa kanina, ano ang mga napansin nyo sa mga salitang inyong nahanap sa hanap salita? Vincent, magaling! Base sa aktibidad na iyon, ano kaya ang pagsana ating pag-aaralan ngayong araw? Jessie, may ideya ka ba? Tama! Ang pagsana ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa mga anyong tubig. Para mas maintindihan ang ating talakay ngayong araw, narito ang mga layunin para sa talakayan ngayong araw. So, ang layunin ay ang mga mag-aaral ay inaasahang makikilala ang iba't ibang anyong tubig sa ating bansa at mga katangian nito. Pangalawa, na ipapakita ang pagpapahalaga sa mga anyo ng tubig sa pamamagitan ng salawin sa isang essay paper. Pangatlo, nakakaguhit ng iba't ibang anyo ng tubig. So bago matapos ang ating talakayan ngayong araw, ay aasahan ninyong gagawa kayo ng isang essay paper tungkol sa mga anyo ng tubig. Pangalawa, makakaguhit, aasahan nyo rin na guguhit kayo ng iba't ibang anyo ng tubig para sa aktibidad na iyon. So, naintindihan niyo po ba? Okay, salamat sa inyong pagkikinig. Ayan, bago tayo magsimula sa ating leksyon, igugrupo ko muna kayo sa tatlo. Magbilang tayo ng isa hanggang tatlo at umpisahan natin dito sa harapan. So, ipagpalagay na lang natin na tapos na ang pagbibilang. Sa lahat nga ng unang grupo, pakitaas ang kanang kamay. Ayan, salamat. Ang pangalawang grupo naman, pakitaas ang kaliwang kamay. Ayan, magaling. Ang pangatlong grupo naman, pakitaas ang dalawang kamay. Ayan. So, bago tayo pumunta sa inyong kanya-kanyang grupo, ipapakita ko muna sa inyo ang ating incentive chart. So, ito ang sumisimbolo ng inyong pag-uugali sa loob ng klase. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang box. Ito sa unang grupo, sa pangalawang grupo, at sa pangatlong grupo. Halimbawa, kapag ako ay nagtanong at ang grupo ninyo ang nakasagot, ang grupo nyo ay mabibigyan ng puntos. Sunod naman ay kung ang grupo ay nakikinig ng mabuti sa talakayan, ang grupo ay mabibigyan muli ng puntos. Maliwanag ba mga bata? Okay, alam nyo ba mga bata na may iba't ibang anyong tubig sa ating mundo? At ang Pilipinas ay sagana sa anyong tubig. Ngayon mga bata, may mga ipapakita akong larawan ng iba't ibang anyong tubig. Okay, ano ang nakikita nyo sa larawan, Rian ng Group 1? Tama, ito ay dagat. Base sa larawan, ano-ano kaya ang katangian ng dagat ang inyong nakikita? Kyle ng Group 2? Magaling, ito ay malawak. Ano pa? Sige, Jenny ng Group 3. Mahusay, ito ay malalim. At dahil dyan, bibigyan ko ang bawat grupo ng isang puntos. Isang puntos para sa Group 1. Isang puntos para sa Group 2 at isang puntos para sa Group 3.
Ngayon, ano sa inyong palagay ang dagat plus? Ikaw, Dante, ng group 2? Magaling! Ang dagat ay anyong tubig na tumutuloy sa karagatan. Alam niyo ba, class, na ang nangunguna rito ang dagat Pilipinas? Dagat Sulu at dagat Visayas at syempre, dagat Mindanao. So, saan ba matatagpuan ang Pilipinas, class? Sige, Dina ng group 1. Tama! Ang Pilipinas ay nasa karagatang Pasipiko. Alam niyo ba, class, na sa dagat at karagatan lumalayag ang malalaking barko. So, dito din, ibinaraan ang mga kalakal na iniluluwas at inaangkat ng ating bansa. At hindi lang yan, class. Dito din tayo nakakakuha ng malalaking isda at iba pang yamang dagat. Maliwanag ba, class? Okay, dumako naman tayo sa pangalawang larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ikaw, Stephanie ng group 3. Tama, ito ay ilog. Sa tingin nyo, class, ano kaya ang katangian ng ilog? Ikaw, Christian. Tama, pinagliliguan ng mga tao. Bukod pa rito, ang ilog ay mahabang anyong tubig na umaagos ng palikuliko sa mga mababang bahagi at nagsasanga sa mga batis at sapa. Ano sa palagay ninyo ang tatlong pinakamalaking ilog sa Pilipinas, class? Sige, Jenny ng group 2. Magaling, Cagayan River. Meron ako ditong litrato ng Cagayan River. So, ano pa? Wala na ba kayong maidagdag sa pinakamalaking ilog sa Pilipinas? Okay, ang dalawa pang pinakamalaking ilog ay ang Ilog Agusan at Rio de Grande, Mindanao. Ano ang mga kilala niyong ilog, class? Sige, James ng group 1. Magaling, Pinakanawan River na kilalang ilog sa Habagan. Ayan, dumako naman tayo sa ikatlong larawan. Alam niyo ba ang nasa larawan? Sige, Auntie. Tama, ito ay lawa. So, ano naman ang katangian ng lawa base sa larawan? Ikaw, Juliet. Mahusay, ito ay napapalibutan ng lupa. Ang halimbawa nito, class, ay ang lawa ng Taal. So, ito ang litrato ng lawa ng Taal. Ang lawa ay pinagkukunan ng maraming isda tulad ng bangus, tilapia at iba pang isdang tabang. So, okay, ito naman ang pang-apat na larawan. Wow! Ano ang nasa larawan, class? Ikaw, Jillian. Magaling, ito ay falls o sa Tagalog ay talon. So, ano naman ang katangian ng talon na inyo nakikita sa larawan, Daisy? Tama, ito ay nagmumula sa mataas na dako o lugar na bumabagsak sa ilalim o sa bangin. So, ang pinakamatanyag o tanyag na talon ay ang Christina Falls, kung saan ang lakas o enerhiyang nagtutustos ng elektrisidad sa buong Mindanao o sa Mindanao. So, nakakita na ba kayo ng falls o talon, class? Tama, may ilan rin tayong talon na matatagpuan dito sa ating probinsya sa Isabela. Okay, dumako naman tayo sa ikalimang larawan. Ano naman ito, class? Sige, ikaw, Raul. Magaling, ito ay look o mas kilala sa tawag na bay. Ano naman ang katangian ng look o bay, class? Ikaw, Cindy? Tama, ito ay kerugtong ng dagat. Ang loob ay may liko sa baybayin, kaya ito ang liko, kaya ang ibang bahagi ay mababaw kaysa sa
dagat. Pamilyar ba kayo? Or narinig nyo na ba ang Manila Bay class? Kung oo, ang Manila Bay ay isang mahusay na halimbawa ng loob na may magandang daungan tulad ng nasa Larawan. So, sino ang nakapunta na sa Manila Bay? Ayan, hindi ba't napakaganda doon? Tama. Okay, dumako naman tayo sa ika-anim na larawan. Ano ang nasa larawan class? Sige, Miko. Tama. Ito ay bukal. Ano naman ang katangian ng bukal na makikita sa larawan? Ikaw, Abby? Magaling! Ito ay mula sa kabundukan. So, ang bukal din class ay malamig at mayroon ding mainit. So, pwede bang mainom ang tubig mula sa bukal class? Sige, Zaira. Tama! Pwede itong inumin kapag ito ay malinaw at malinis. Ngayon class, dumako naman tayo sa huling larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Sige, Jan. Magaling! Ito ay kipot o sa Ingles ay straight. Ano naman ang katangian ng kipot na makikita nyo sa larawan? Jezreel? Mahusay! Ito ay nasa pagitan ng dalawang pulo na hindi gaano magkalayo. So, ang kipot din class ay nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig. So, maliwanag ba ang talakayan sa inyo class? Okay. So, base sa mga larawan na inyong nakita, ano-ano ang mga ito? Teddy? Mahusay. Ito ay iba't ibang anyong tubig. Ngayong nakilala na natin ang iba't ibang anyong tubig, ano kaya ang mangyayari sa atin at sa kapaligiran kung walang tubig? Sige, Jan. Tama, tayo ay mamamatay. So, paanong pamamaraan natin maipapakita ang ating pangangalaga o pag-aalaga sa ating anyong tubig? Sige, Brian. Magaling! Huwag magtapon ng basura sa kahit anong anyong tubig. Ano pa kaya? Sky? Tama. Huwag gumamit ng dinamita kapag nangingisda. Kabilang na dito class ang mga gumagamit ng lambat na may maliliit na butas. Kaya class, dapat lang na pangalagaan natin ang iba't ibang anyong tubig dahil ito ay isa sa nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilikha. Maliwanag ba? Ayan. At dahil dyan, bibigyan ko ang bawat grupo na 5 puntos. 5 puntos para sa unang grupo, 5 puntos para sa pangalawang grupo, at 5 puntos para sa pangatlong grupo. At tapos natin talakayin ang mga aralin ngayong araw na ito, ano ang inyong natutunan? Ikaw, Zarnaya. Okay, mga anyong tubig. At sino naman ang pwedeng magbigay ng mga halimbawa ng anyong tubig? Christine. Dagat, tumpak. At ano ang katangian ng dagat? Vincent. Mahusay. Sino pa sa inyo ang pwedeng magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Chester. Loob. Tama. At sino naman ang pwedeng maglarawan sa loob? Maria. Mahusay. Isa pa, sino ang pwedeng magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Ay si Tel. Lawa, tama. At sino ang pwedeng maglarawan sa lawa? Dudley. Tama. At isa din ang ilog sa mga halimbawa ng anyong tubig. At sino ang pwedeng maglarawan sa ilog? Jeneline. Mahusay! At sino pa ang pwede magbigay ng halimbawa ng inyong tubig? Cherry Ann! Talon! Tumpak! Sino ang pwede maglarawan sa talon? Milen? Mahusay!
Sino pa? Sino pa sa inyo ang pwedeng magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Hernani. Bukal. Tama. At sino naman ang pwedeng maglarawan sa bukal? Angelica. Tumpak. Lahat kayo ay mahuhusay. Ngayon, may inihanda akong aktibidad. Papangkatin ko ang klase sa pitong pangkat at kailangan niyong bumunot ng mga halimbawa na anyong tubig at iguguhit ito sa bond paper. Pwede kayong gumamit ng mga iba't ibang uri ng mga materyales na pwede niyong gamitin sa pagguhit. Pwede kayong gumamit ng lapis, ballpen, charcoal at gumamit ng Crayola, pencil cane, pencil color or color pencil o mga kagamitang pangkulay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ang inyong gawain. Handa na ba kayo? Okay, mukhang gusto niyo lang gumuhit. Pwede niyo na simulan. Okay, class? Tapos na ang oras, pakipasa sa harapan at aking kukolektahin. Salamat. Okay. Okay. Salamat. Ngayon, meron na naman akong inihandang aktibidad. At itong aktibidad na ito ay may kinalaman sa ating naging paksa ngayong araw na ito. Handa na ba kayo? Okay, mukhang lahat ay handa na sa susunod nating aktibidad. Class, kumuha kayo ng isang papel at sagutin ang mga nasa blackboard. Okay? Kailangan nyo makinig sa panuto. Punan ng tamang sagot ang mga puwang na mabuo ang pag-usap. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang aktibidad na ito. Handa na ba kayo? Okay. Pwede nyo lang simulan. Okay class, tapos na ang 5 minuto. Pakipasa na sa harapan ang inyong naging kasagutan. At ngayon class, para sa inyong takdang aralin, para sa inyong takdang aralin, okay. Para sa inyong takdang aralin, gawin ang mga sumusunod sa inyong bahay. Isulat sa isang papel ang saloobin tungkol sa pagpapahalaga sa mga anyong tubig. At pangalawa, pagsaliksik ng iba pang anyong tubig na hindi nabanggit sa paksa, isulat ang katangian nito at idikit ang larawan sa papel o sa bond paper. Klaro ba, class? Salamat! Ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong participation ngayong araw na ito. At sana may natutunan kayo o may napulot kayong aral ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat at pwede na kayong umuwi. Thank you and God bless.